Magandang hapon po mga mahal kong kababayan sa lahat po ng napanood na aking video. Isang magandang hapon po. So, ngayong araw, araw ng Tuesday, September 21, 2021. Nandito po tayo ulit sa Baseco Beach, no? Para naman makita natin, no? Para naman masilip natin yung Baseco Beach, no? Kung ano na, no? Kung ano na yung kalagayan nito. So ito po no, ngayong hapon, mga mahal kong kababayan, napakaganda po ng Baseco Beach. So ayan, kitang-kita nyo naman, kitang-kita nyo naman po na walang basura, no? Napakalinis po ng Baseco Beach. Ayan. Maglalakad lang tayo no, kasi punta po tayo dun sa may batuan. Tsaka yung ano mga mahal na babayan, yung buhangin, ayan po no, maganda po yung buhangin dito eh. Ayan o oh. Oh, ngayon, maganda ngayon ang Baseco Beach dahil wala pong basura. Tsaka dahil po 'yan sa mga naglilinis dito araw-araw, no. Yung mga DPS, Baseco Beach Warriors, MMDA, DNR, River Warriors, saka ano, Styro Ranger, no. Ayan po. Sila po yung araw-araw na naglilinis dito. Mga mahal kong kababayan, kaya kahit papaano ang Baseco Beach ay may araw talaga na katulad ngayon o napakaganda ng Baseco Beach, no? Kasi noong mga nakaraang araw sunod-sunod po no, talagang napakaraming basura dito sa Baseco Beach. Pero ngayon, ngayong araw ng ano na to, Tuesday, so talagang napakaganda po ng Baseco Beach. Ayan, punta po tayo doon sa may mga batuan kasi may mga nangiisda ata doon eh. Saka kahit dito po sa kabila no, mga mahal na babayan. Ayan. Wala din pong water lily na bumababa, no? Hindi talaga katulad ng mga nakaraang araw, talagang nakikita mo talaga dito yung water lily na napakarami. Yan po ang Baseco Beach, mga mahal na kababayan. Ayan. Napakaganda po. Kaya nga tinatawag po ng mga iba, yo. Tinatawag po nila na yung mga taga rito po no, yung iba dito, tinatawag po nila ngayon ng Baseco Boracay Beach. Ayan. Kaya sino ba naman ang hindi makakatawag no, pag ganyan talaga. Oh, talagang napakaganda po. Pag walang basura, so talagang napakaganda po ng Baseco Beach, mga mahal na kababayan. So, sana nga mapanatili po yung ganito no, yung ganyang itsura ng Baseco Beach dahil napakaganda. Ayan. Maliit kasi yung alo kaya maganda po pagmasdan yung dagat. Punta po tayo dun sa wala. So, ayan po no. Dito lang po tayo. So, ito medyo mahirap na yung daan. Dahil kailangan talaga maingat tayo kasi madulas.
paglutay. So ito, lumalabas yung patuloy na nakikita ko natin. Pero pag high-tide na high-tide, hindi mo ito makikita itong mga bato na ito. Ayan, antay-antayin po natin yung paglubog ng araw para makikita ko na. So ayan po na mga mahal mga babayan. Tapos yung ano, yung barko na lumubog, ano ba yun na MV Palawan Pier. Ayan po, nandiyan din po yan. Ayan. So, balik na po tayo doon kasi wala na po tayo kasama dito. Madulas pala dito pagka ito, madulas na madulas yung ano, kulay green. Pinagis na po niya. Sa dulo, no? Sa dulo mo lahat nakuha yan. Nahuli. Umuwi na yung dalawa. Baka puno na. Kanina pa yun nila. Di na siro. Tapon mo mga isa ka, di sampu. Sampu rin. Karami yan ah, pwede na yan, pangulang-ulang. Ayan po no, mga mahal mga babayan no. No, dami oh. Ay, may malaki po. Anong isla to? Yung puti. Yung malaki. Banak. Laki yun. Tilapia, tapos kitang. Mayroong kitang din mga mangapay. Ayan po no mga mahal kong kababayan, bumalik po tayo agad dito dahil umuwi na rin po si Kuya at medyo nakakatakot din mag-isa doon. Kasi ewan ko lang po kung narinig niyo na po yung balita tungkol dito no, yung pitong magkakaibigan na namatay dito. Hindi ko lang talaga matandaan kung 2014 ba yun o no? 2015 no. O ano kasi yun eh, maganda yung panahon, bigla na lang ano, bigla na lang kumidlat no, tapos tumama sa dagat, ayun na ano po sila, parang nakurente sila no. Hindi ko lang talaga matandaan kung anong taon yun kasi matagal-tagal na rin no. So ayan, palubog na yung araw, napakaganda talaga no. Pag ganito yung nakikita ko, talagang nami-miss ko yung ano, probinsya, ang buhay probinsya, nakakamiss. Lalong-lalo na yung mga kababayan natin nasa ibang bansa, yung mga ano, mga OFW no. So talagang pag ganito yung nakikita nila, talagang nami-miss nila yung kanilang probinsya. Kasi ako nga na nandito lang sa Manila, nami-miss ko yung probinsya ko. Ayan, lubog na. So yun nga po mga mahal kong kababayan, dito ko na rin po tatapusin yung update natin dito sa Baseco Beach. So sana po nagustuhan nyo yung video no.
At maraming salamat po sa mga patuloy na suporta nyo sa aking YouTube channel. Sa walang sawa nyo pong panonood sa mga video ko, maraming salamat po. Lagi po kayong mag-iingat dyan, mga mahal kong kababayan, at lalong-lalo na nasa ibang bansa, no? So, lagi po kayong mag-iingat dyan, kasi lalong-lalo na kasi yung mga OFW talagang mahirap yung buhay dyan, no? Nakikipagsapalaran ka para lang talaga kumita at para maibigay lang sa pamilya yung magandang kinabukasan. So yun nga po, mga mahal kong kababayan, maraming salamat po ulit, at lagi po kayo mag-iingat dyan.